Electronic driver's license available na sa LTMS portal ng LTO. No physical driver's license, no problem. Dahil meron ng option ang mga motorista ngayon na gumamit ng electronic driver's license or EDL. Narito ang mga hakbang na dapat niyong malaman kung paano i-access ang inyong digital na lisensya ngayon mismo. Naglabas na ang DOTR at LTO ng Memorandum Circular Number HAV 2023-2410 tungkol sa electronic driver's license. Guidelines on the implementation of DOTR Department Order Number 2023-015 dated 26 June 2023 governing the issuance, recognition, and use of electronic driver's license in the Land Transportation Office. Paano i-access ang electronic driver's license or EDL sa LTMS portal ng LTO? Gumawa at mag-register ng LTMS portal account sa portal .lto.gov.ph. Kapag may LTMS account ka na, ay mag-login kayo gamit ang email or client ID at password. Pagka-login nyo, ay makikita nyo sa dashboard ang digital ID. Bago lamang itong digital ID. So pindutin lamang po iyon at yan ay lalabas na ang electronic driver's license natin. Ito po ang makikita nyo sa inyong mismong lisensya. Harapan, ito naman ang likod at ang barcode. Ayun na nga mga kalisensya, napakadali lamang na makita ang electronic driver's license or EDL natin. Basta meron kang LTMS account, mag-login ka lamang sa portal ng LTO na LTMS at i-click lamang ang digital ID. Ang EDL is valid, secure, and an alternative form of authorization for person operating motor vehicle. Isang paraan rin po ito para ma-validate kung ang lisensya ng motorista ay peke or legit. Mga dapat malaman tungkol sa electronic driver's license. Ano ang electronic driver's license or EDL? Ang electronic driver's license or EDL ay isang electronic na version ng driver's license na inisyu at nakalagay sa isang secure na digital format na maaaring itago, tingnan at i-access gamit ang mga electronic na devices. Ito ay magsisilbing alternatibo sa physical na lisensya card at maaari itong ma-access sa LTMS portal. Kailan magiging epektibo ang implementasyon ng EDL? Magiging epektibo ang pagtanggap at paggamit ng EDL sa Hulyo 11, 15 araw matapos itong ilabas sa publiko. Sino-sino ang mga kwalipikadong maka-access sa EDL? Tangiang mga may hawak ng valid na driver's license na inisyu ng LTO ang kwalipikadong maka-access sa EDL module. Ano ang pinagkaiba ng EDL sa physical na lisensya hinggil sa usaping pribilehiyo at responsibilidad sa batas trapiko? Ang mga EDL holder ay may kaparehong pribilehiyo at responsibilidad na katumbas ng may mga hawak na physical na lisensya sa pagmamaneho. Sila rin ay sasailalim sa parehong mga alintuntunin at regulasyon, mga pagpapataw ng mga multa at mga parusa bilang mga may hawak ng physical na driver's license. Pareho lang ang pribilehiyo, responsibilidad, patakaran sa trapiko at multa ng EDL at physical na lisensya. Ito rin ay ginagamit bilang valid authority at pagkakakilanlan para sa pagmamaneho na may mga limitasyon. Mananatiling pangunahing otorisasyon para sa pagmamaneho ng sasakyan ang physical na lisensya, maging ito ay non-professional o professional driver's license. May bayad ba ang pag-access ng EDL? Wala. Mananatiling pareho ang requirement at kasalukuyang bayad para sa bagong at pag-renew ng driver's license. Sa makatuwid, walang karagdagang bayad ang pag-issue at pag-access ng EDL. Paano matutukoy na lehitimo ang EDL? Masasabing lehitimo ang EDL
kung ang nagmamaneho ay may access lamang sa LTMS account nito. Hindi tatanggapin ng mga law enforcement personnel o deputized agents ng LTO ang anumang larawan o screenshot ng EDL sa oras ng pagkahuli, naglalaman ng QR code, fingerprint at larawan ng may-ari ng lisensya ang EDL na may kita sa LTMS. Maaari bang ipakita ang EDL sa oras ng pagkahuli? Magsisilbing alternatibo ng pisikal na lisensya ang EDL. Sakaling hindi dala ang pisikal na driver's license, maaaring tanggapin ng law enforcement agents ang EDL bilang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng lisensya. Ano ang maaaring mangyari kung hindi maipakita ang EDL at ang pisikal na lisensya sa oras ng aprehensyon? Alinsunod sa Section 19 of Republic Act No. 4136, nararapat na dalhin ang lisensya sa oras ng pagmamaneho kung hindi maipapakita ang pisikal na lisensya o ang EDL na siyang alternatibo para rito, ito ay magiging paglabag sa nasabing batas. Matutukoy ng mga law enforcer o deputized agent kung valid ang EDL sa pamamagitan ng pag-scan ng barcode gamit ang law enforcement handheld device. Ngayon naman ay basahin natin ang komento ng netizen tungkol dito. Basahin natin ang sagot ng LTO sa mga katanungan ng mga kalisensya natin. Ang tanong ni Sir Red tungkol dito sa electronic driver's license ay kung makukuha pa rin po ba yung physical card once na ma-access ng EDL? Ang sagot ng LTO, good day, yes po sir. Alternative lamang po ito ng physical driver's license na maaaring ma-access online sa pamamagitan ng LTMS portal. Ang tanong naman ni Ma'am Aniline, maaari po ba itong gamitin as valid ID sa DFA? Ang sagot ng LTO, good day, ma'am. Valid as driver's license po ang ating EDL. Gayunpaman, hindi po tiyak kung tatanggapin ito ng ibang ahensya o opisina kung hindi ito physical license card. Ngayon naman, sa mga nag-try nag-access ng EDL, ay ito po yung lumalabas sa kanila. Digital ID cannot be generated. There seems to be an issue when generating your digital ID. Please contact LTO Client Care for more information. Sa mga nakaka-experience po ng ganitong issue o error sa pag-access ng kanilang electronic driver's license, ito po ang sagot ng LTO dyan. Good day, magandang araw po. Kasalukuyan pong inaayos ng aming mga web developer ang ilang glitch sa LTMS. Gayunpaman, tinitiyak po namin sa inyo na maayos ito sa lalong madaling panahon at magagamit din po ninyo ang inyong electronic driver's license. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Sagot naman dyan ni Ma'am Rika, thank you so much, naayos na po yung electronic driving license ko. So naayos rin naman pala, yun. Wait lang natin guys. So ito naman yung tanong ni Sir Jason, so pwede na kaming hindi magdala ng lisensya? Sabi naman ng LTO, ay kailangan pong laging nyong dala ang inyong physical o EDL sa tuwing kayo ay magmamaneho ng motor vehicle. Siguro yung tinutukoy dito ni Sir Jason ay yung physical driver's license na pwede na kaming hindi magdala ng physical driver's license. Pwede basta meron kang cellphone na ma-access mo or kailangan may internet ka talaga, any devices na ma-access mo yung EDL mo sa mismong LTMS portal website. Bawal po yung screenshot lang. May nag-comment naman dito, good day sir ma'am. Yung license card ko po ay old restriction po ay 1. Pero bakit po sa portal ang DL code ko ang nakalagay ay none? So parehas kami ng problema ni Ma'am Sir Janju. So ganito rin yung issue ko dito sa aking electronic driver's license. None ang nakalagay sa DL code. So hindi ko siya pwedeng ipakita yung EDL ko kasi hindi malalaman kung ano yung restriction code ko or DL code ko.
So talagang kailangan dala ko pa rin yung aking physical na driver's license. So hindi ko pa magagamit yung electronic driver's license ko in case na ma-apprehension ako. Next natin, ito si Ma'am Sir, Sir Kian. In the event that I have lost or left my physical DL while driving, will this EDL be honored by checkpoints, HPG, and certain traffic enforcement? Sabi ni Sir Carlos, LTO enforcer and its deputized agent shall accept a holder's EDL as valid form of authorization and identification to operate a motor vehicle. Ang sabi naman ng LTO, Mr. Carlos reply is correct. LTO and deputized enforcers are encouraged to honor an electronic driver's license EDL as valid and alternative form of your valid driver's license. So ayun nga, pag naiwan mo yung physical driver's license mo, ay pwede yung EDL. Ang comment naman dito ni Sir Lawrence, alam naman po kaya ng mga local traffic enforcers na effective na po ngayon na pwedeng gamitin ang EDL as alternative sa physical driver's license? Sana alam nila to at mapag-usapan nyo sa group chat nyo with different LGUs. Ayun, ang sagot naman dyan ng LTO, alinsunod sa Memorandum Circular HAV 2023-2410, dapat pong kilalanin ng mga LTO enforcers at deputized agents ang EDL bilang valid form ng driver's license. Salamat po. Yun naman ang sagot ng LTO. Magbasa pa tayo ng iba dito na comment. Si Sir Ricky, sana all may Android phone at pang-load. Ang sagot naman dyan ng LTO, good day sir, kung wala po tayong Android phone at load, gaya po ng inyong komento, maaari naman po natin gamitin ang ating physical driver's license card. Valid pa rin naman po ito, salamat po. Pag wala kang pang-load, wala kang Android phone or smartphone, ang gamitin mo syempre yung physical driver's license mo. Basahin naman natin ang comment dito ni Sir Adolf. Di ba pwedeng download sa CP ang EDL? Kailangan online ka lagi para ma-access mo ang EDL? Sagot ng LTO dyan, good day, hindi po maaari ang screenshot o picture. Mainam na i-present ang inyong EDL na maaring ma-access sa pamamagitan ng LTMS portal account. Maaari nyo pa rin po i-present ang physical driver's license sa oras na hindi nyo po ma-access ang inyong EDL sa LTMS portal. Salamat po. Sabi naman Sir Adolf ay salamat sa pagtugon. Basta pa tayo. Last, di na ma-confiscate. Ang sabi ni Sir Stephen, di na daw ma-confiscate. So parang tuwan-tuwa siya. Ang sagot ng LTO dyan, good day sir. Mayroon rin po tayong tinatawag na handheld device na ginagamit ng ating mga law enforcers upang makapag-issue ng electronic temporary operator's permit at upang matukoy kung hindi peke ang hawak na lisensya ng isang driver sa pamamagitan ng pag-scan sa barcode nito. So hindi naman talaga kinoconfiscate na ang lisensya ngayon. Bibigyan ka lang ng ticket tapos bibayaran mo to. Hindi na siya kinoconfiscate kahit physical or EDL. Yung sa EDL, i-scan lang yung barcode. Electronic driver's license, di ba? Merong barcode na nakikita doon. Ang next na comment ay kay Sir Ness. Kailangan na naman mag-download ng apps para dyan. Sabi naman may nag-comment dito, hindi taga-LTO, si Sir Joey. Yung LTO portal yan, may dinagdag lang sila. So wala ka pong i-download dito ng apps para makita ang electronic driver's license. Pupunta ka lamang sa website o sa LTO portal na LTMS website. Wala pong i-download doon na application. Ayan lamang ang iilan sa mga katanungan ng ating mga kalisensya. Ano sa palagay nyo? Okay lang ba magkaroon ng electronic driver's license? Matatandaan naman natin na kung bakit nagkaroon ng electronic driver's license or EDL dahil sa walang maibigay na plastic card ang LTO sa mga kumukuha o magre-renew ng driver's license. Kaya isa ito sa mga naisip ng dating
LTO Chief Attorney JR Tugade, ang tanong ay, kailan nga ba magkakaroon ng plastic card? Kapag nagkasundo na ba sa kikitain? So yun lamang po, huwag kalimutang mag-like, share at comment po. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang informative videos. Yun lamang mga kalisensya, always right. See you.